Kumusta mga Lodi Bells? Ang mga kabanatang ito ay rated SPG. Kaya sa mga magugulang dyan, bantayan ang mga sarili, haha. Kabanata 74. Ang Diyosa ng Kapahamakan at Kamalasan. Maraming salamat mister sa pagliligtas sa akin, ika ni Akira sa kanawalan ng malay. Agad na kinuha ni John Ash ang sasakyan at dinala sa malapit upang dalhin si Akira sa hospital. Agad ding binuhat ni Bill si Akira at dinala sa sasakyan ni John Ash. Nang makaalis si John Ash at Hazel papunta sa hospital, bumalik si Bill sa kinaroroonan ni Master Rim. Nakita niyang natapos na ni Master Rim ang trabaho kaya dali-dali siyang nagtanong sa leader ng mga kidnapper. Inapakan ni Bill ang bailang paan ng leader saka nagtanong. Saan na ang iba ninyong dinakip? At sino ang utak sa inyong grupo? Tanong ni Bill. Wala akong sasabihin sayo. Ika ng leader sa galit na tono. Inapakan ng madiin ni Bill ang paan ng leader saka sumigaw ng napakalakas ang leader ng mga kidnapper. Hawa! Ngunit ayaw paring magsalita ng leader kaya dali-daling gumawa ng sumpa si Bill. Unti-unting mabulok ang iyong paa pataas sa iyong katawan hanggang umabot sa iyong ulo sa tuwing hindi ka nagsasabi ng totoo. Ngayon dahil gusto mong mamatay, ituloy mo lang ang pagsisinungaling. Ika ni Bill saka muling inapakan ang paa ng leader. At muling nagtanong. Nasaan ang iba pa ninyong mga kinidnap? Inapakan muli ni Bill ng mas madiin ang paa ng leader at nagpakawala na naman ang leader ng isang malakas na sigaw. Hawa! Sigaw ng leader. Hindi kanga alam. Ika ng leader. Ngunit agad-agad tinanggal ni Bill ang kanyang pag-apak at sinumulang punitan ang pantalon ng leader. Nakita ng leader na kulay itim na ang kanyang mga paa at hindi na niya ito maramdaman. Nasaan ang inyong hideout? Tanong ni Bill. Masyado kang makulit, sabi namang hindi ko alam. Pagmamatigas ng lalaki. Ngunit ang itim na kulay ay umakyat na naman hanggang sa kanyang bewang. Ang sugat na natamo ng leader dahil sa pagbali ni Master Rim sa kanyang mga buto sa paa, ay agad na naglabas ng mabahong amoy at ay nuood pa ito. Wah! Wah! Hawa! Anong ginawa mo sa akin? Tanong ng leader. Ang iba sa kanyang mga kasamahan ay nakita ang sitwasyon ng kanilang leader at labis silang natakot. Kaya sinimula nilang gumapang palayo. Ngunit hindi sila binigyan ng pagkakataon ni Master Rim at isa-isang tinalunan ang bali nilang mga paa. Hawa! 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 Sigawan ng mga taong ito. Wala akong ginawa sa'yo. Ikaw ang gumawa niyan sa iyong sarili. Sagot ni Bill sa tanong ng leader ng mga kidnapper at nagpatuloy. Kung nagsabi ka ng totoo, sana nailigtas mo pa ang alaga mo. At dahil gusto mong mamatay, mamamatay ka ng dahan-dahan at sa pagkabulok. Ika ni Bill at muling nagtanong. Nasaan ang inyong hideout? Tanong ni Bill. Hindi ko sasabihin sa'yo. Pagmamatigas ng leader. Agad na namang umakyat ang pagkabulok at umabot na ito sa kanyang mga kamay. Haha. Okay. Ika ni Bill saka sumigaw. Kung sino ang makapagbibigay sa akin ng impormasyon ay pakakawalan ko, at ang tumanggi na magsalita ay matutulad sa kanya. Ika ni Bill saka tinuro ang leader. Agad na sumigaw ang lahat saka sinabi. Andoon silang lahat sa lumang pabrika ng mga damit malapit sa 3rd District. Bigkas ng ibang kidnappers. Sino ang inyong pinuno? Tanong ni Bill. Hindi nag-alinlangan ang mga taong ito at agad na nagsalita. Tinatawag siyang Ismes. Ika ng mga kidnappers. Ismes. Tanong ni Bill. Oo, si Master Ismes. Sagot ng iilan. Mga traidor. Sigaw ng leader ng mga kidnappers. Lumapit si Bill sa leader saka sinabi. Hanga ako sa pagiging loyal mo sa inyong pinuno. Ngunit napaka-bobo mo rin. Haha. Ika ni Bill saka nagtanong muli. Si Ismes ba talaga ang inyong leader? Tanong ni Bill. Hindi ko siya kilala. Bigkas ng lalaki. Haha. Tawa ni Bill saka naglakad. Agad na nabulok ang lalaki at umabot na ito sa kanyang leeg. Master Rim, maghantay dito at hayaan na ang mga pulis na umasikaso sa kanila. Utos ni Bill. Nakuha ko yung Master. Tugon ni Master Rim. Tumawag muli si Bill kay Hesa sa kapina alam na okay na ang lahat at magpadala ng mga pulis para arestuhin ang mga kidnappers. Agad ding nawala si Bill pagtapos ng pagtawag. Hindi hahayaan ni Bill na may mga ganitong bagay na umiiral sa kanyang lungsod. Kaya hindi niya hahayaan lang ng basta-basta ang ganitong usapin.
Nagtungo si Bill sa 3rd District dahil napakalapit lang nito sa kanyang lokasyon. Pagpasok ni Bill sa lugar, agad siyang nagpalit ng anyo bilang isa sa mga tauhan ni Ismes. Agad siyang dumaan sa lugar at napansin niyang napakarami paring mga komunidad na nagtataamo ng kahirapan sa pinakamarangyang lungsod sa mundo. Tumambad kay Bill ang mga mamamayan ng kanyang lungsod, may mga batang naglalaro sa kalsada na wala man lang suot ng mga damit. Mga kalalakihan na dilat ang mga mata at ang kanilang mga pangangatawan ay napakapayat. Sira-sirang mga bahay at maging ang kalsada at bako-bako. Madami pa rin namang mahihirap na tao sa lungsod ng Richwell City kagaya nila noon. Ngunit ang sitwasyon ng mga tao sa 3rd District ay tila napag-iwanan na ng panahon at hindi man lang pinapansin ng gobyerno. Madaming mga kababaihan ang naglalako ng kanika nilang sarili para maibsan ang gutom. At ang buong 3rd District ay masasabing pinaka nakakalungkot na sitwasyon at nakakagambala sa kalooban ni Bill. Habang papalapit sa lumang pabrika, napansin ni Bill ang ilang mga kalalakihan na pamilyar sa kanya. Sila ang dating mga tauhan ni Ian na lumusab kay Bill sa paaralan. Ngayon ay tila nagbebenta sila ng pinagbabawal na droga at hindi pa rin nagbabago sa mga masamang gawain. Diretsong pumasok si Bill na nagpalit ng anyo bilang isang tauhan ni Ismes. Pagpasok sa pabrika, agad na bumungad kay Bill ang mga taong nakatali at nakabitin. "Ron, asa na ang babaeng nakatakas?" tanong ng isang lalaki. "Nakuha na namin siya at daladala na siya ng aking mga tauhan." Ika ni Bill sa anyo ni Ron. "Mabuti. Malaki ang kikitain natin sa babaeng iyon. Gustong gusto ko siyang tikman." Ika ng lalaki. Agad na nagpantig ang tenga ni Bill sa kanyang narinig at gusto na niyang patayin ang lalaking ito, ngunit hindi pa siya sigurado kung ilan ang mga bihag. At hindi pa talaga siya kumbinsido na ang Ismes na kilala niya ay ang Ismes na pinuno ng grupo na ito. Kaya hindi siya umimik sa sinabi ng lalaki at agad na nilabas ang kanyang future sight. Inalam ng future sight ang sitwasyon at napag-alaman na mayroon ang mahigit na 100 na bihag at halos karamihan dito ay mga kababaihan. Natunto ni Bill ang bawat lokasyon ng mga bihag. Ang iba ay pinagsasamantalahan ng mga tauhan ni Ismes sa kanika nilang pwesto. Masyadong nagalit si Bill sa kanyang nalaman, ngunit kahit anong hanap ng future sight sa taong nagngangalang Ismes, hindi niya ito mahanap. Bigla-bigla hinawakan si Bill ng isang malamig na kamay at agad din niyang narinig ang isang boses ng babae galing sa kanyang likuran. Agad na lumingon si Bill upang makita ang nagsalita at humawak sa kanyang likuran. Agad din niyang nakita ang babae at nabigla siya nang malaman niyang totoo nga ang kanyang hinala. Ang Ismes na kilala niya ay ang Ismes na pinuno ng grupo. Si Ismes ang diyosa ng kapahamakan at kamalasan. May mga diyos talaga na nasa lupa at nagtataguyod ng balanse ng mundo. Kagaya ng diyosa ng swerte at kapalaran. Kasabay ang diyosa ng kapahamakan at kamalasan. Kung may malas, mayroon ding swerte. Kung may buhay, may kamatayan. Kung may puti, mayroon ding itim. Nagsalita si Ismes sa kalmadong tono. "Hindi ko akalain na dadalawin ako ng pinakasikat na Diyos." Ika ni Ismes. Wala nang dahilan si Bill para itago pa ang kanyang pagkakakilanlan, kaya binalik niya ang kanyang itsura sa kanagtanong. "Ismes, mukhang naliligaw ka ata ng landas." Ika ni Bill at agad na humarap kay Ismes. Bang! Ngunit agad na may nalaglag sa harapan ni Bill na isang matulis na bakal at diretsyong tumama sa balikat ni Bill. Buti na lang at matibay ang katawan ni Bill kaya tumalbog lamang ang bakal. "Ops!" Ika ni Ismes sa kangumiti bahagya. "Nazareth, hindi ako naliligaw dahil kamalasan ang binibigay ko. Kaya kamalasan ang makukuha nila." Ika ni Ismes. "Ismes, itigil muna ang lahat ng ito." Ika ni Bill. "Haha! Nazareth, anong karapatan mong patigilan ako? Hindi ba ikaw din ay tumiwalag bilang Diyos at hindi ginampanan ang iyong tungkulin? Anong problema kung gawin ko ang ginawa mo?" tanong ni Ismes. "Huwag mo akong ikumpara sa'yo. Direkta kang pinadala sa lupa upang maging balanse ang takbo ng mundo." Pigkas ni Bill sa kamay, pumasok na maliit na ensekto sa kanyang bunganga. "Tui! Tui!" Agad namang tumawa si Ismes at nagsalita. "Nazareth, anong silbi ng pamamalagi ko sa lupa kung mismong kayo na nasa langit ay hindi magkasundo? Isa pa, pinadala ako dito sa lupa ng wala man lang dala na kahit ano.
Alam mo ba kung paano mabuhay ang mga mortal? Kailangan nilang kumain at magtrabaho. Paulit-ulit araw-araw. Kung hindi sila nagsasawa, ibahin mo ako. Matagal na kong tumigil makipagtulungan sa mga Diyos. Kung nais mo akong pigilan, kailangan mo akong patayin. Ika ni Esmes. Gusto ko noong una ngunit wala kang kasalanan sa akin kaya itigil muna ang ginagawa mo at umalis ka sa bayan ko. Ika ni Bill. Hindi ko inaasahan na si Nazareth ay Diyos na rin ng mga bini. Hahaha. Ika ni Esmes sa kanilabas ang kanyang punyal sa kainatake si Bill. Esmes, bibigyan kita ng pagkakataon pag hindi mo ginawa ang aking sinasabi, huwag mo akong sisihin kung may magawa ako sa'yo na hindi mo magugustuhan. Ika ni Bill habang umiilag. Ngunit nang humakbang Potres si Bill ay agad siyang nakaapak sa basang sahig at agad na nadulas. Agad din namang inundayan ni Esmes si Bill ng saksak at tinamaan si Bill sa hita. Aray! Ika ni Bill nang tamaan ang saksak ni Esmes. Ang punyal na hawak ni Esmes ay isang banal na punyal na gawa sa bayan ng mga Diyos kaya agad nitong nasugatan si Bill. Tumayo si Bill ngunit agad na naman siyang nadulas. Alam na niya kung bakit siya minamalas. Dahil ito sa paghaplos ni Esmes sa kanyang katawan kanina. Kaya dali-daling gumawa ng sumpa si Bill at agad na hahawakan si Esmes. Ngunit agad na umilag si Esmes at tila alam na niya ang nais gawin ni Bill. Haha! Anong akala mo sa akin kasing tanga ng mga Diyos sa taas? Ika ni Esmes at agad na inutusan ang kanyang mga tauhan na atakihin si Bill. Bang 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 bang! Naglabas ng mga baril ang tauhan ni Esmes. Ang mga ito ay malalakas na baril. At agad na pinaulanan si Bill ng mga bala. Hindi man tinatabla ng bala si Bill ngunit sapat pa rin ito para maantala ang kanyang mga galaw. At dahil din sa kamalasan na binigay ni Esmes sa kanya tuwing tatayo siya, lagi siyang nadudulas. Kaya agad na nakaisip ng paraan si Bill at agad na ginamit ang kanyang kapangyarihan at agad ding hinwokan ang sahig. Biglang umalog ang lupa at agad itong nagdulot ng mga bitek-bitek sa planta. Isang lindol. Ginamit mo ang kalamidad. Tanong ni Esmes at nag-utos sa kanyang mga tauhan. Huwag kayong tumigil sa pag-atake. Sigaw ni Esmes. Ngunit dahil sa mga bitek-bitek sa sahid, wala nang dahilan para madulos si Bill. Kaya dali-dali siyang tumakbo sa pwesto ni Esmes ngunit agad na natapilok si Bill. At ang kanyang mga paa ay lumusot sa isang malaking bitek sa sahig. Malas-malas. Ika ni Bill. Agad na tumawa si Esmes sa kamalasan ni Bill at nagsalita. Wahahaha. Ano ang pakiramdam na araw ng kamalasan mo ngayon? Baka ito na rin ang araw ng iyong kamatayan, ika ni Esmes at agad na nawala. Napunta siya sa gilid ni Bill at hiniwa ang paang nakalubog sa bitek. Hawa! Sigaw ni Bill sa sakit. Kakapangako lang ni Bill na mag-iingat siya sa mga bagay-bagay at ayaw na pag-alalahanin ang kanyang mga asawa kaya labis siyang nagagalit ngayon. Nagpalit ng anyo si Bill bilang isang daga upang makawala sa pagkakaipit. Pagkawala ni Bill sa pagkakaipit ng kanyang paa, agad siyang naging tigre at mabilis na inatake ang tauhan ni Esmes. Slash slash. Nagtalsikan ang dugo ng mga tauhan ni Esmes dahil sa atake ni Bill bilang tigre. Saan mo nga pala nakuha ang kakayahan na magpalit ng anyo? Tanong ni Esmes. Wala kang paki. Pagpapatayin na kita sa kako sasabihin. Ika ni Bill saka naging isang agila at agad na lumipad ng mabilis. Agad namang nailagay ni Esmes ang atake ni Bill kaya nagresulta ito ng pagtama ni Bill sa pader. Boom! Agad na namang nagpalit ng anyo si Bill at naging elepante. Upang maiwasan madamay ang mga bihag, agad na nagpalit si Bill bilang elit at ang laki nito ay mas malaki pa sa elepante. Kinuha ni Bill ang mga bihag na nakabitin at agad na inilapag sa ligtas na lugar. Boom boom pow! Ngunit agad siyang tinamaan ng malaking bato na hinagis ni Esmes. At sa likod ng bato ay kasunod si Esmes at sinaksak si Bill sa balikat. Hawa! Iyaw ni Bill sa sakit. Ngunit sa hindi sinasadya na sipa ni Bill ang isang bato at direktang tumama sa mukha ni Esmes. Swerte! Tanong ni Bill sa kanyang sarili. Nakita niya si Esmes na napapikit at agad niyang hinawakan ang mga paa ni Esmes saka sinabi. Isinusumpa kita. Na bawat galaw ng iyong mga paa agad kang makakaranas ng hirap sa paghinga parang nalulunod sa dagat. Ika ni Bill saka binalibag ang katawan ni Esmes. Boom!
Tumalsik si Ismes at tumama sa bakal na poste. Kinaligin ni bilang ibang bihag at inutusan na patakasan ang iba pa sa mga bihag. Dali-daling naglakad si Bill papunta kay Ismes na nahihirapang huminga. Nagsalita si Ismes at hindi sinubukang tumayo. Nazareth, tanggalin mo ang sumpa at aalisin ko ang kamalasan sa'yo at ipapangako kong ititigil na ang aking ginagawa. Ika ni Ismes. Tanggalin mo muna ang kamalasan. Ika ni Bill at naglakad sa kamay ni Ismes. Tinawakan ni Ismes ang paa ni Nazareth at binawi ang kamalasan. Tanggalin muna ang sumpa, sigaw ni Ismes. Wahahaha. Ulol ka. Hindi mo ako maloloko. Nababasa ko ang iyong hangarin na linlanggan ako. Bigkas ni Bill. Hindi, Nazareth, nangangako akong hindi kita nililanlang. Bigkas ni Ismes. Haha. Alam mo ba kung bakit ako nakapagpapalit ng anyo? Tanong ni Bill. At nagpatuloy. Dahil sa kinuha ko ang kapangyarihan ni Inso, ang Diyos ng panlilanlang at paglalero. Ngayon balak mo pa akong linlanggen. Ika ni Bill, saka kinuha ang banal na punyal at agad na pinutol ang kamay ni Ismes. Hawa! Sigaw ni Ismes. Ngayon nasabi ko na ang dapat mong malaman, kailangan mo nang mamatay. Ika ni Bill, saka binutas ang katawan ni Ismes at kinuha ang munting puso nito. Kinain ni Bill ang puso ni Ismes at ininom ang dugo nito. Nom 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 nom. Agad na nagbago ang takbo ng katawan ni Bill at tila ang kanyang mga dugo ay dumaloy ng mabilis pataas papunta sa kanyang utak. Naramdaman ni Bill ang nagkakumahog na dugo ni Ismes. Dahil sa tagal na nirahan ni Ismes sa lupa, ang kanilang dugo ni Bill ay halos magkatugma. Kaya agad na pumutok ang kanyang lakas na parang nakatanggap ng milyong-milyong kaluwalhatian. Hindi niya ito naramdaman sa dugo ni Inso noon, kaya labis siyang namamangha nang maramdaman niyang mas lumakas ang kanyang dugo at kalamnan. Hindi na naghantay si Bill ng Pasko at agad niyang kinuha ang punyal at nagpunta sa ibang mga bihag na hawak ng grupo ni Ismes. Tinapos ni Bill ang natitirang tauhan ni Ismes at iniligtas ang iba pang mga bihag. Mahigit 100 ang bihag at lahat sila ay takot na lumabas. Pagdating ni Bill, agad niyang nilapitan ang lahat ng bihag sa kasinabi. Huwag kayong matakot, maaari na kayong lumabas, ako ang bahala. Ika ni Bill. Ang mga naunang pinakawala ni Bill ay agad na tumayo at nagpasalamat. Maraming salamat, binata, ano ang iyong pangalan? Tanong ng isa sa mga lalaki. Ako si Bill Elite. Tugo ni Bill. Nagulat ang lahat nang marinig nila ang pangalan ng nagligtas sa kanila. Isa kang Elite. Tanong ng lalaki. Tama, isa nga akong Elite. Tugo ni Bill. Kung gayon, ikaw ang Panginoon ng lungsod. Tanong ng iba. Parang ganoon nga. Huwag na kayong magtanong at lumabas na dyan upang malunasan ang inyong mga pinsala, ika ni Bill. Paglabas ng lahat sa pabrika, agad na tinawagan ni Bill si Max sa kasinabi. Max, magpadala ka ng mga pulis, ambulansya at ilang mga doktor sa 3rd District at dumiretso sa lumang pabrika ng mga damit. Andito ako ngayon at niligtas ko ang mga bihag na mahigit 100. Bigkas ni Bill. Agad-agad, Panginoon. Tugon ni Max na hindi man lang nagtanong kung ano ang nangyari. Lumipas lamang ang isang oras, agad na dumating ang malaking puwersa ng kapulisan kasama ang mga ambulansya at mga doktor na para tignan ang lahat ng mga nabihag ng grupo ni Ismes. Nagpaalam si Bill sa lahat nang makita niyang parating na ang mga pulis. Mag-iingat kayo sa susunod. Huwag kayong pakampant at laging pag-isipan ang inyong mga desisyon. Aalis na ako. Sana ay ligtas kayong makauwi. Ika ni Bill at saka naglakad palayo. Maraming salamat, Lord Elite. Salamat, Panginoon, sa pagliligtas sa amin. Panginoon, hindi namin malilimutan ang araw na ito. Ika ng lahat. Tumingin si Bill, saka ngumiti at kumaway. Umalis si Bill at agad na nawala sa paningin ng lahat.